Magandang buhay mga kapatid. Welcome sa another video. Ibabahagi ko naman sa inyo ang mga paraan at natural remedies na pwede natin gawin para makontrol ang anxiety, depression, nervous at panic attack. Ang mental pain ay hindi nakikita kumpara sa physical na sakit, pero ang kondisyon na ito ay common at mas lumala pa dahil sa apekto ng pandemya. Ang kondisyon na ito ay hindi basta-basta na mamanage or nagagamot dahil hindi siya madali or common na pag-usapan ng mga nakakaranas nito. So, proceed naman tayo sa mga remedies. Unahin lang natin ang mga halamang gamot na pwedeng gamitin. Number 1, Blue Ternate or Blue Ternate Flowers. Ang Blue Ternate Flowers ay madalas na ginagawang sangkap sa iba't ibang produkto na pangpaganda at ito ay mabisang mood enhancer. Ang pag-inom ng tea na gawa sa Blue Ternate Flowers ay nakakatulong upang ma-relieve or maibsan ang stress at nakakatulong din ito para ma-reduce ang anxiety. Ginagamit din ito para ma-refresh ang mind at ang epekto ng Blue Ternate as energy booster ay nakakatulong rin para gumanda ang pakiramdam. Ang Blue Ternate ay isa rin sa pinakamabisang remedy para sa naglalagas na buhok, panlalabo ng mata, at isa din itong anti-aging or nakakatulong ito magpaganda ng balat. At isa pa sa maganda dito ay nakakatulong ito para sa magandang tulog. At ito naman ang mga pwedeng gawin gamit ang Blue Ternate Flowers. So, pwede siya gawing tea, oil, cream, pwedeng ihalo sa gulay, or gawing salad, pwede ring ihalo sa sinaing, or gawing blue rice. At para sa iba pang health benefits ng Blue Ternate, at sa kung paano ang paggawa ng pang skin care gamit ang Blue Ternate, at sa pagtatanim, from seeds, ilalagay ko ang link sa description below. Number 2, Holy Basil or commonly known as Tulsi at sangig naman dito sa atin at bawing sa ibang parte ng Mindanao. So, ayon sa pag-aaral noong 2017, ang sangig or Tulsi ay nakatulong upang maprotektahan ang katawan na nakaranas ng emotional and mental problems or disorders. Ang tea o extract na gawa sa sangig ay nakatulong upang ma-relieve ang stress at pagiging balisa at nakatulong din ito para maibsan ang depression. At narito naman ang pwedeng gawin gamit ang sangig. So, pwede itong gawing tea, pwede ring ihalo sa mga recipe like tinula, isda, manok, pwede ring gamitin pangtanggal ng amoy or lansa, and then pwede rin itong ipangtaboy ng mga insekto, pwede rin itong gamitin sa mga halaman as pesticides. 3. Sage. So, ang sage ay mayroong sangkap or kakayanan para ma-activate ang reseptor sa utak. So, ang reseptor sa utak ay ang responsible para ma-enhance ang mood or mapaganda ang mood at mabawasan or ma-reduce ang stress. Ang sage ay isa sa pinaka-beneficial na halaman. So, napakarami niyang gamit. Marami siyang health benefits. Nagagamit din siya sa culinary. Pwede rin siyang gamitin pang taboy ng insekto, lamok. Pwede rin siyang gamitin sa mga halaman as pesticides.
Pwede rin siya gawing oil at cream, pang massage or pang skincare. Number 4, mint. So ang mint ay mayroong antidepressant properties. Nakita sa mga pag-aaral na ang mint ay nakakatulong upang ma-induce ang relaxation at ma-reduce ang symptoms ng depression. Ang aroma ng mint ay mayroong soothing and calming effect sa body and mind, at isa rin itong considered safe and healthy dahil ang main ingredient nito na menthol ay aprobado sa US Food and Drug Administration. At sa paggamit naman ng mint, so pwede natin ito gawing tea, pwede gawing oil, pwede ring ipanghalo sa mga recipe or mga desserts. Number 5, oregano. So ang oregano ay nakakatulong para makontrol ang anxiety. Nakakatulong din ang oregano para sa hirap sa pagtulog, at nakakatulong din ito sa pakiramdam, sa inner serenity para maging kalmado, maging peaceful at mag-relax para makatulog. So ang pwede nating gawin dito, pwede tayong uminom ng tea. So magkulik lang tayo ng extract ng oregano and then haluan ng mainit na tubig. Pwede rin nating haluan ng honey or luya. Number 6, cat's whiskers or kidney plant. Tinatawag din ito as Java tea, or ito yung ginagawang Java tea. Tinatawag naman ito sa Tagalog na balbas pusa, at sa ibang parte naman ay tinatawag ito as tahibo wachichao. So ito ay mabisang remedy rin para sa nakakaranas ng stress, anxiety at depression. 7, rosemary. So ang rosemary ay isa rin sa ginagamit pang relieve ng stress, anxiety at depression. So ang ginagawa dito ay pwede siyang inumin as tea, pwede rin siya gawing oil. So pwede siyang i-inhale, i-massage, at nakakatulong ito para maging kalmado, para ma-relax ang mind, ang muscle, at para makatulog or maganda ang tulog. Lavender. So ang lavender ay isa sa pinakamabisang remedy para ma-improve ang tulog, at maganda rin ito pang detoxify. At ang amoy or ang pag-inhale ng lavender ay nakakatulong para maging kalmado, maging relax at makatulog ng maayos. Number 9, turmeric or luyang dilaw. So ang curcumin na bioactive compound ng turmeric ay nahitaan na nakatulong makagamot sa anxiety at depression, or nakatulong ito makarelieve ng anxiety at depression, at halos maihantulad ito sa antidepressant drugs na nabibili. Number 10, bay leaf or laurel. So ang dahon ng laurel ay isa rin sa ginagamit as remedy para sa kondisyon na anxiety at depression. So nakakatulong ito pang pakalma, at nakakatulong din ito para sa maayos na tulog. At pwede rin gumamit ng tuyong dahon ng laurel. So pwede siyang haluan ng mainit na tubig at inumin as tea. Ngayon, proceed naman tayo sa iba pang mga paraan na pwede nating gawin. So number 1, iprogram ang araw or ilista
ang mga gagawin sa buong araw or gumawa ng to-do list. Pangalawa, stay active. So, isa na sa halimbawa dyan ay ang gardening ng herbal gulay at pwede rin tayong gumawa ng mga DIY products gamit ang mga halaman. So, isa na sa mga halimbawa dyan ay ang paggawa ng oil, powder, or pwede rin tayong mag-ferment, pwede rin tayong gumawa ng syrup, tea, or mga DIY pang body care, pwede rin pang DIY para sa mga halaman. So, by gardening, nare-relax na tayo at nagiging productive pa ang ating araw. At by making natural products for our body, nakakatulong ito na maalagaan natin ang ating katawan na di kailangan gumastos. At keep in mind na malaki ang parte ng pag-aalaga natin sa ating mga sarili para sa maayos na physical at mental health. Isa pa sa pwede nating gawin, pwede tayong mag-home cleaning at mag-declutter. Mas maganda mag-minimalist dahil ang sobra-sobrang gamit sa bahay ay isa sa dahilan ng bigat sa buhay plus time-consuming dahil kailangan mo i-maintain. So, dagdag bawas sa time at energy. Pangatlo sa pwede nating gawin, mag-exercise. Di kailangan ng equipment, simpleng walking, jogging, pwede na. Maaari din tumingin ng mga simple steps online. Pang-apat, meditation or mindfulness meditation exercise. At ang meditation ay subok na epektibo, na nakakatulong upang makontrol ang anxiety at depression. Pang-lima, i-practice ang tamang tulog. So, mahalaga na makuha yung tamang oras at mahalaga na masundan araw-araw ang oras na pagtulog at paggising. Pang-anim, lumabas ng bahay, magpaaraw at lumanghap ng fresh air at maglakad-lakad. 7. Huwag magpalipas ng gutom or kumain sa tamang oras. Pang-8. Kumain sa umaga or mag-agahan. 9. Iwasan ang pag-inom ng alak. 10. Kung naninigarilyo, ihinto or iwasan ang paninigarilyo. 11. Limitahan or iwasan ang caffeinated drinks. So, katulad ng coffee. 12. Kumain ng healthy na mga pagkain. More on gulay, prutas. 13. I-practice ang deep breathing. 14. Gumamit ng aromatherapy sa bahay or panghaplas. 15. Gumamit ng soothing essential oils. So, pwede itong galing sa mga halaman. 16. Iwasan ang pag-inom ng mga sleeping pills or mga pangpamanhid, lalo na kung walang prescription ang doktor. At hanggat maaari, gamutin natin ito naturally. 17. Mahalin natin ang ating mga sarili. I-appreciate, i-recognize natin ang ating mga nagawa, maliit man or malaki. 18. I-practice na maging masaya kahit sa maliliit na bagay at mag-load ng happy memories. 19. Dahan-dahan mong gawin ang mga hindi mo nakasanayan or kinakatakutan mong gawin. 20. Pwede kang umiyak para matanggal ang bigat at gumaan ang pakiramdam. 21. I-practice ang pagiging simple sa buhay at bawasan ang bigat or dahilan ng stress. 2. I-practice ang positive attitude araw-araw. 3. Gratitude or maging grateful. So, ramdamin, tingnan ang mga tao, pamilya,
or mga nagmamahal sa atin sa ating paligid or kahit sa mga araw-araw nating ginagamit, kahit sa ating kama, sa ating mga kinakain. So maging genuinely happy, maging thankful na meron tayong blessings, meron tayong nagagamit, nakakain. So i-recognize, i-appreciate, at maging thankful, maging grateful kung anong meron tayo. Or be yourself or magpakatotoo at iwasan ang ikumpara ang sarili sa iba. 5. Iwasan ang pagiging kontroli or tanggapin na hindi mo makukontrol ang lahat ng bagay. At ang pinakamahalaga, isurrender ang lahat sa Panginoon. So, ayan lang for now. Sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo. At again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational, sharing personal experience, research, and opinion. At hindi ito pamalit sa ating mga medical experts' advice. At again, iniimbitahan ko din kayo na mag-participate, magmalasakit sa ating paligid, reduce, reuse, and recycle para makatulong tayo sa Mother Earth, ma-reduce ang plastic waste, at para sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.